Lubos-lubos naman ang pasalamat ng ating mga kababayan sa Albay sa tanggap nilang tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo't nasalanta ng agaang bagyo ang kanilang kabuhayan. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sinamantala ni Nanay Salve ang sikat ng araw sa pagbibilad ng kanyang mga pananim na palay matapos itong mabasa at mahaluan ng putik dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Christine. Pagtsatsagaan niyang mahiwalay ang mga butil ng palay sa mga naghalo-halong alikabok at basura. Kasamang alikabok, putik, inyog, mga basura. Pwede niyo po ipakita na? Ang alikabok, ito o ganyan. Po yun ay? Nagtsaga kami mag-ani. Kahit ganito may mga puti. Pwede pa naman niya mapakinabanga. Ipinagpapasalamat naman ni Tatay Salvador na naka-insure ang kanyang pananim na palay sa Philippine Crop Insurance Corporation. I-report na po namin sa sa DA. Naka-insured naman ito sa DA. Ilan lamang sina Nanay Salve at Tatay Salvador sa libo-libong magsasaka sa Bicol na naapektuhan ng kabuhayan dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Dahil dito, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 10,000 pisong ayuda mula sa programang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families sa 10,000 kwalipikadong benepisyaryo mula sa mga probinsya ng Albay at Camarines Sur simula bukas. Ayon kay Department of Agriculture Bicol spokesperson Lovelia Guarin, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture na naapektuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo sa Bicol Region. Ang mga kwalipikadong beneficiaries po ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk ay yung mga nakalista po sa RSBSA na magsasaka na lubhang naapektuhan ang kanilang mga sinasaka at wala na po talagang pag-asang makarecover pa yung kanilang mga pananim. Sila po ay makakatanggap ng 10,000 pesos cash assistance simula bukas. Bukod dito, nakahanda rin ang Department of Agriculture para sa mga pangangailangan ng mga apektadong magsasaka sa rehiyon. Sa DA Bicol Regional Office naman po ay nakahanda ang ating seed reserve para sa mga ganitong kalamidad. Mayroon po tayong 4,000 bag certified seeds na may 20 kilos ang bawat sako. This is good for 2,000 hectares para naman sa rice seed growers na naapektuhan ng bagyo. May reserva po tayong 383 bags registered seeds which is good for 191 hectares. Onset na din po ng ating dry season cropping kaya available na din po ang ating hybrid dry seeds. And meron po tayong 56,000 bags para sa anim na probinsya ng Bicol. May katapat na din po itong fertilizer assistance in a form of discount voucher. May mga nakahanda din po tayong vegetable seeds at drugs and anti-stress biologics for our livestock. Sa tala ng Department of Agriculture Bicol, pumalo sa mahigit 2 bilyong pisong halaga ng pinsala ang iniwan ng bagyong Christine sa rehiyong Bicol. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Grillo para sa Balitang Pambansa.